Hindi ko po alam kung bakit gabi lang nabukad ka ditong cactus na ito. Matagal ko na rin pong tinatanong yan. At hinggil sa tanong, atin pong sagutin ang mga malimit na tanong tungkol sa Snap Hydroponics. Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at atin pong sasagutin sa video ito ang mga malimit na tanong tungkol sa Snap Hydroponics. Ako po si Marco Enrico at matagal ko na pong advokasiya ang Snap Hydroponics, kung hindi pa obvious, simula pa po noong 2016. Nung ako yung nag-search, yung kaunahang video naman na nakita ko ay yung video ni Dr. Primitivo na nilalarawan na dinidescribe yung Snap Hydroponics. Tapos yung pangalo, kasunod ng video, yun yung kaisa-isang training video dati na available sa internet tungkol sa Snap Hydroponics. Tapos dun, sinubukan ko, tapos naging maganda yung resulta ng kaunahan kong pag-snap. Kaya talagang simula pa noong 2016, naging advocacy ako na o kagustuhan ko na ituro ito sa iba. Kaya, heto ngayon, eto na naman ako, magpe-present naman ako ng isang video sa inyo tungkol sa Snap Hydroponics. Ito ay tungkol sa mga malimit na tanong tungkol sa Snap Hydroponics. Kauna-unahan, ano ang Snap Hydroponics? What is Snap Hydroponics? Isa-isahin po natin. Yun. Ano yung Snap Hydroponics? Simulan po natin sa hydroponics. Ang hydroponics ay isang paraan ng pagpapalaki ng halaman na hindi gumagamit ng lupa. Sa hydroponics po, alisin po natin yung lupa. Sa halip na lupa, gagamit po tayo ng kombinasyon ng inert na growing medium, ipapaliwanag po yun maya-maya lang, at saka po yung nutrient solution. Ang Snap Hydroponics ay isang paraan ng pag-hydroponics. Yung pong tinatawag na Snap Hydroponics, yan po yung paraan ng pag-hydroponics na gumagamit ng Snap Nutrient Solution for Hydroponics. Ano naman pong ibig sabihin nung Snap? Yan po ay acronym sa Simple Nutrient Addition Program. So, bakit ba Simple Nutrient Addition Program? Ito ay isang simpleng programa ng pagdagdag ng nutrients para sa hydroponics. O, simple, hindi siya komplikado, na programa or palatuntunan ng pagdadagdag ng nutrients. Ang Snap Hydroponics ay isang paraan ng pag-hydroponics na gumagamit ng Snap Nutrient Solution for Hydroponics, o yung Snap Nutrients or Snap Natsol o Natsol. Ang Snap Hydroponics ay hindi komplikado dahil gumagamit ito ng Snap Nutrient Solution na nagpapadali o nag-aalis ng mga komplikadong hakbang sa pag-hydroponics. Meron na po akong mga video na nagtalakay dyan. Meron po talagang mga, yung sa normal na hydroponics na hindi tayo gumagamit ng Snap Nutrients. Payak na, ano lang, na nutrient solution formulation, bawa hoglands. Kapag po gumagamit tayo nun, binabantayan po natin yung pH at saka po yung electroconductivity ng nutrient solution. Ina-adjust po natin yan para maitama kung sakaling lumalabas siya doon sa tamang range. Kapag po Snap Nutrients yung ginamit natin, hindi na po natin kailangang alamin yung mga yun. Meron pong kasamang manual yung Snap Hydroponics, tapos kung babasahin niyo po yung isa-isa, yung bawat ano po doon, bawat hakbang, ay wala naman pong binabanggit tungkol sa pH or sa electroconductivity or EC. Ano ba yung sinasabing nutrient solution? Ito yung nutrient solution sa pangkalahatan. Bigyang kahulugan po muna natin ay yung nutrient. Yung nutrient ay material na may sustansya. O yung sustansya o yung essential nutrients na mahalaga para sa paglaki at pagpapanatili ng buhay. Buhay at kalusugan po ng ating halaman. So ano po ba yung solution? Yung solution ay isang special na klase ng mixture. Isang homogeneous mixture. Kumbaga, meron po tayong nilusaw, yung solute, na hinalo natin sa solvent. Sa kaso po ng nutrient solution ay tubig. Kumbaga, tinunaw lang po natin yung nutrients sa tubig. Okay, so yung pong nutrient solution, edi nutrients na nalusaw o nakahalo sa tubig. Okay, ano naman po yung growing medium? Yung growing medium po yung binanggit natin kanina, isa po sa pinampapalit natin sa lupa, growing medium at saka nutrient solution. Yung pong growing medium,
Ito po ay bagay o material kung saan pinapalaki yung halaman. Nakaangkla ang halaman gamit ang kanilang ugat. So doon nakaugat literal yung ating halaman doon sa growing medium. Doon siya umuugat, doon siya umaangkla. Tapos kinukuha ng halaman ng nutrients na kailangan nila para lumaki. Tapos malimit ay binubuo ng mabuhaghag at maliliit na piraso ng bagay, mga aggregate o yung mga loose particles. Okay, so yung lupa halimbawa ay isang growing media. Hindi siya inert siya, pero siya ay growing media. Yung lupa ay mayaman sa nutrients, kaya hindi siya inert. Kapag kasi sinabing inert, limitado o walang nutrients. Itong lupa ay binubuo ng maliliit at mabuhaghag na piraso ng bato, buhangin, at mga nabubulok na bagay, mga decomposed materials. Dito nakaangkla ang halaman gamit yung kanilang ugat. Diba? Pag nagtatanim tayo, doon pumapasok yung ugat doon sa lupa. Tapos kinukuha ng halaman ng nutrients na kailangan nila para lumaki. Okay, ano naman yung inert na growing media? So yung lupa, hindi yung inert. Pag-usapan naman natin yung growing media na inert. Yung mga inert growing media ay material kung saan ganun din, doon din nakaangkla yung mga halaman gamit yung kanilang mga ugat. Tapos malimit binubuo ng mga maliliit saka mabuhaghag o maliliit na piraso ng bagay, yung mga aggregates or loose material. Tapos mataas yung water holding capacity nila. Tapos wala o limitadong nutrients. So yung growing media, pag kasi sinabi pong inert, ang ibig sabihin po kasi nun ay walang sustansya. Meron rin pong termino sa chemistry na inert, ibig sabihin po hindi siya aktibo. Hindi siya aktibo sa mga chemical na reaction. Hindi siya masyadong sumasali doon or hindi siya masyadong nagpa-participate sa mga chemical reactions kapag po sinabing inert yung material. So yung sinasabi po natin dito ng growing media, di inert kasi nga po walang sustansya, tapos inert dahil hindi siya masyadong active sa chemistry o hindi siya masyadong nag-i-interact chemically sa mga bagay sa paligid niya. Bakit po mahalaga na inert? Sa hydroponics po kasi mahalaga na inert. Kasi kapag po hindi inert, magkakaroon siya ng interaction dun sa mga nutrients na nandun sa nutrient solution. Kaya po iniiwasan natin na gumamit ng growing media na hindi inert. Ano naman yung SNAP Nutrient Solution for Hydroponics? Okay, ito po ay isang mahusay at dekalidad na nutrient solution na sinaliksik, dinevelop at minamanufaktura sa Institute of Plant Breeding sa UPLB. Dahil calibrated, pinapadali nito ang pag-hydroponics dahil inaalis nito ang ilang komplikado, matrabaho at medyo magastos na hakbang sa pag-hydroponics. Mahigit 20 taon na pong ginagamit itong SNAP hydroponics sa Pilipinas. At saka flawless yung safety record niya. Ayan, mahigit 20 taon na ginagamit sa Pilipinas. At doon sa mahigit 20 taon na yon ay flawless ang safety record po ng SNAP hydroponics. Paano gamitin yung SNAP hydroponics solution? Inahalo lang po ito sa tubig para makagawa ng snap working solution. Tinutubog lang po natin yung bugat ng halaman doon para po mapagkunan ng halaman ng tubig at saka nutrients. Tapos marami na po ang mga nailathala ng mga gabay kung paano po i-set up saka gamitin yung snap nutrient solution. Iiwan ko lang po dito yung links kaya po mag-iwan ako ng makiklik nyo dito sa taas. Pero yung po mga links dito po sa video, iiwan ko po doon sa description sa baba po. Okay, paano gumawa ng SNAP hydroponic solution? Hindi po ito basta-basta nagagawa. Bagamat yung pong mga ordinary pong tao, mga layman po ay maaaring gumawa ng mga nutrient solution kasi marami naman pong mga nakapublish na guide sa internet. Malimit po ito yung base doon sa tinatawag na hogland solution, na marami pong mga nutrient solution ang base doon. Isa na nga po itong SNAP hydroponics. Ang teknolohiya po ng SNAP ay nasa pangangalaga ng Research Development Extension ng UPLB. May hirapan po kayo.
na magawa ng sarili niyong nutrient solution. Kumbaga, mas mainam pa na, mas makakamura po kung bibili na lang kayo ng SNAP nutrient solution sa halip na mag-formulate pa ng gagamitin niyo. Kasi nga po, ito po talagang matagal ng pinaghusay sa IPB, 20 years na po, eh hindi na po kayo makakahabol kung pipilitin po ninyong pagandahin pa itong inyong nutrient solution. Pero kung interesado po kayo na alamin kung paano yung gawin yung SNAP nutrients, o kung kailangan nyo ng paglisensya, edi pwede nyo pong kontakin ang RDE ng UPNB. Saan mabibili ang SNAP nutrients? Okay, saan mabibili ang SNAP nutrients? Ito po ay mabibili sa mga SNAP authorized resellers. Marami po sa kanila ay nagtitinda online. Tapos, hindi pa po kasi commercial na produkto ang SNAP. Ito po ay research output pa lang. Bagamat yung pong UPLB IPB, sila po ay gumagawa na ng hakbang para mas mapabilis ang pagsasakomersyal nitong SNAP hydroponics. So, konting intay na lang po, ginagawa na po ng IPB ang lahat para mas mapadali ang pag-transfer ng teknolohiya sa ating mga mamamayan. Yan, ito po yung certificate na ginagawad sa mga accredited na SNAP authorized resellers. So, mag-iwan naman po ako ng mga link na sa description, kaya po dito po, para po mabigyan po kayo ng gabay para kung paano gawin itong mga ito, paano makakuha, paano maging authorized reseller, paano mag-training, iwan ko naman po yan. Ayan, paano po maging authorized reseller? Bago po kami maging accredited resellers, ito po yung kaunahan nagbigay sila ng mga requirements para maging accredited na authorized reseller. So, ito po yung naging requirement sa amin. Hindi ko po alam kung mababago na ito sa darating na panahon. Pero, ang maakaasa po kayo na kung meron mong pong pagbabago ay mababanggit ko naman po sa inyo. Pero sa ngayon, ito po yung mga requirements ng IPB. Kailangan po ay nakapagsanay sa IPB-UPLB. Meron po tayong training course doon na hydroponic vegetable production with emphasis on SNAP hydroponics. Kailangan po, nakasali po kayo doon. Tapos meron po kayong certificate. Tapos, ma-demonstrate po ninyo or mapapakita po ninyo yung inyong kakayanan na i-apply yung natutunan nyo sa training. Kumbaga po, kailangan marunong po kayong gumawa ng hydroponic setup. Kailangan marunong kayong magpalaki ng halaman sa hydroponic nutrient solution gamit yung mga natutunan po ninyo sa training. Tapos, dapat po ay rehistradong negosyo. Safe bang hydroponics? Meron lang po pala akong mahabang blog post tungkol dito, kaya ililink ko na lang po sa inyo. Meron po siguro ang link dito, saka nandun din po sa description. Okay, pwede po ba ang tubig na wasa, yung galing po sa gripo o yung sa balon? So, yung pong tubig sa nawasa o yung tubig sa gripo, pwede po yun, pwedeng-pwede. Kailangan pa po bang pasingawin yung chlorine? Hindi na po, kasi una-una, wala naman pong nagiging interaction yung pong chlorine at saka po yung mga sangkap ng SNAP nutrient solution. Meron po man, limitado po talaga. Ang chlorine po ay wala rin epekto sa paglaki o sa magiging composition ng halaman na pinapalaki sa hydroponics. Kumbaga po, kung halimbawa po, yung pong halaman ninyo nakababad ng isang magdamag doon sa ating nutrient solution na hindi natin pinasingaw. Yung pong sa magdamag na yun, nakasingaw na po yung chlorine, so hindi na rin po nagkaroon ng pagkakataon yung halaman na masipsip yung chlorine doon sa nutrient solution, di po ba? Yung po bang sa tubig balon, pwede po. Ako po ang buhay na saksi na pwede po yung tubig balon. Kasi sa lahat po ng pag-hydroponics po ay tubig balon po or tubig ilog. Kasi ang totoo po, ito pong tubig na galing sa aming gripo, ito pa ay tubig sapa. So, yung lumalabas po sa gripo namin ay tubig na makukuha mo ngayon kahit saan. Kasi nga po, sapa lang po ito. So, bihira pa po siyang malagyan ng chlorine. So, may chlorine man o wala, medyo malabo man o hindi, ginagamit po sa hydroponics. Bagaman kapag po medyo malabo, maraming precipitate, eh, pinapatindag ko po muna talaga bago ko gumitin sa hydroponics kasi ayaw ko pong magmukhang madungis yung setup.
So, pwede po yun sa tubig balon, pero pwede rin po sa tubig ilog. Ito lang po yung hindi po talaga pwede, ito pong purified water na nasubukan ko na rin po ito. Saka, kasi nabanggit na rin po ito sa akin ni Dr. Santos kung bakit po siya napalya kapag masyado pong purified yung water. Pag masyado pong purified yung tubig. So, ano po ba yung purified water? Ito po yung dumaan sa filtration, saka sa reverse osmosis. Yung pong sa mga nabibilhan natin ng tubig inumin, hindi na po tumutugma yung pagka-calibrate ng SNAP nutrients at lalampas na sa tamang antas yung pH nung resultang working solution. So, kumbaga po, dahil nga po hindi tugma yung calibration, lumalagpas po tayo dun sa tamang antas ng pH, ng EC. Kaya po, hindi po nagiging tama yung paglaki ng halaman kung masyado pong purified yung tubig na gagamit natin. Sa akin pong mga naging test, ang nakikita ko po kapag po gumamit tayo ng purified water, pag pinH po natin yan, neutral, 7. Tapos bigla po siyang magiging sobrang acidic, mga 4.3 pH kapag po nilagyan natin ng nutrient solution. Pero pag ang gamit ko po ay tubig balon o tubig gripo namin, yan po ay alkaline or basic, mataas po sa 7. Tapos kapag nilagyan ko ng SNAP, bumababa po siya doon sa tamang pH na 6.5 hanggang 7. Yan po yung tamang range. Pwede rin po 6 hanggang 7. Marami po, pero typically doon po sa range na yun. Pwede po bang mabasa? Pwede po mabasa yung halaman nang hindi po pwedeng mabasa yung setup. Kasi nga po, lahat ng hydroponic system ay kailangan po ng protection sa ulan. Yung pong passive, hindi po kailangan ng kuryente yung gaya po nung steel culture na ginagamit natin, yung Kratky or yung Snap hydroponics. Wala po yung pump, walang di kuryente. So, yun po yung passive. So, active man po or passive, importante po na maprotektahan yung ating nutrient solution. Dapat po hindi siya madadagdagan o mababawasan ng tubig. So, kapag umulan po, pwede madagdagan. So, either madadilute po yung o tatabang yung ating timpla kasi nga po madadagdagan ng tubig o kaya naman po ay tatapon po yung nutrient solution. So hanggang sa mapalitan na po ng tubig ulan yung ating nutrient solution, na sayang lang kaya hindi po siya pwedeng mabasa. Pwede pong mabasa yung halaman, wag lang pong madagdagan ng tubig yung nutrient solution. So bakit po kumakapagitan ng nitsugas? Ito po ay dahil sa bolting. Normal na parte po ito ng paglaki ng lettuce. So, layunin po ng producer, nung pong hydroponics producer ay ma-maximize yung laki ng ating lettuce, yung timbang o laki ng ating lettuce bago po siya mag-bolt. So, hindi po natin papabutin sa pag-bolt. Kailangan po optimal yung growth at saka optimal po yung timing. Kaya po, kung gaano kahusay yung or kung gaano po kaganda yung yield ay nakadepende po yan sa husay ng ating hydroponics producer. Saan pwedeng mag-training? Ito pong training ay ginagawa sa UPNP-IPB. Kaya lang ngayon po ay ito ay suspended dahil nga po sa COVID-19. Ito po yung official na training kung gusto po ninyo mabigyan ng certificate of completion saka maging accredited na authorized reseller. So iba pa dito po sa Happy Growers Channel, napakarami ko pong video tungkol sa Snap Hydroponics. May mga luma na, outdated na, pero pag tuwing nagkakaroon po ka ng pagkakataon ay ina-update ko naman po. Tapos, kung gusto po ninyo, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa Happy Growers Channel kasi gagawa po tayo ng kompletong kurso ng pagsasanay tungkol sa Snap Hydroponics. Very soon na po, malapit na po yan. Gagawin na po natin yan. Kaya po, mag-subscribe kayo. Tapos, yung mga kakilala nyo, pa-subscribe nyo na rin kung gusto po nilang matuto nito. Kasi, yung iba po na sabi nila, marami silang natutunan sa mga training ko. Pagputihin po natin, sana po marami po tayong matutunan. Okay, meron po tayong manual, ililink ko na lang po dito. At saka meron din po tayong Facebook group. Isa po yun sa pinaka-active at saka pinakamabait na online community tungkol sa Snap Hydroponics o Hydroponics sa pangkalahatan. Pinakanyayahan ko po kayo mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Kung nakarating po kayo sa punto ito ay maraming salamat po. Muli po, ako po si Marco. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy growing po at ingat po kayo.